Diyos ay naging tao, isang karaniwang tao na nagdala ng gawain at atas ng Diyos. Ibig sabihin, binalikat niya ang gawain, nagdusan na di matitiis ng karaniwang tao. Kita sa hirap niyang tapat siya sa tao, na siyang kabayaran para mailigtas niya ang tao. Tubusin sa sala nila, tapusin ang yugtong ito. Ibig sabihin, tutubusin ng Diyos ang tao mula sa krus. Ito'y halagang binayaran ng buhay na di kayang bayaran ng mga nilalang. Walang nilalang ang makakagawa ng ginagawa niya. Ito ang gawain ng Diyos sa kapanahunan ng biyaya, isang pagpapahayag ng kaniyang disposition. Naging tao ang Diyos sa kapanahunan ng kaharian, sa paraang ginawa niya iyon noong una. Kaniyang salita'y ipinapahayag pa rin niya, ginagawa ang dapat niyang gawin nang walang pasubali. Nagtitiis at nagpaparaya rin siya sa pagsuway at kamangmangan ng tao. Laging ipinapahayag ang kanyang disposisyon at kalooban kasabay niyon. Kaya mula nang likhain ang tao hanggang ngayon, disposisyon at kalooban ng Diyos kung ano ang mayroon at kung ano siya ay lagi nang ipinapaalam sa lahat. Hindi sadyang itinagawa kailanman ang totoo, walang pakialam ang tao sa ginagawa at kalooban ng Diyos. Kaya nga ito mismo ang dahilan, kaya wala silang gaano alam tungkol sa kanya.